everything here. Pork, I'm not sure, gulay. Bali-bali ang kanyang gantong dito. Guys, welcome back to the channel. And for this video, we're going to transfer to Ubud. We're here in Kuta and we're transferring to Ubud. So our driver friend will pick up at 10 a.m. So meron pa tayong 25 minutes para mag-breakfast sa baba. So nakapag-ice na kami. Nakapag-swimming kami kanina sa pool ng maaga. So yung previous vlog natin, diba, nakita yung naglakad-lakad tayo sa market, naglakad tayo sa beach, and after that, nag-dip lang tayo ng mga 30 minutes dun sa pool pagbalik natin. So magbabay na tayo sa ating room. Bye-bye, room. Bye-bye, Kuta. See you soon. I hope you can come back. Balik ba tayo, love? Yes, of course. Balik tayo. May reason ako para bumalik. Yeah, we always have a reason to come back here in Kuta. Eh, matagal pa naman tayo. Half pa lang to ng travel natin dito sa Bali. Alright, so let's go to the breakfast area na. Doon natin antayin yung ating driver. Let's go. Good morning again. So, this is our very simple breakfast. Ng aming driver, aming friend, like wala pa pala siya. And sinundo yung dalawa. So, yeah, may patubig din sila dito, guys. Ayun, sasama sa tour. Kasi nakaya namin ang ngayon ay Ortiga. Ayun, sila na. Love. Masakay na si Claire and si Ate Bing. So, I think mga 1 hour pa. We're going to Tanalot first before we go to Tirte M Pool and then gonna check into our villa in Ubud. Right, so see you on the road. Hello guys! We're now here in Tanalot Temple. So, the ticket is 75,000 rupiah for each. And isang ticket lang for all ang binibigay. Naka-QR code siya. Ganito siya. So, here. So we will scan the ticket here. Ah, hindi na yata. Ticket? 4? Dali mo kasi. Tara. Weather is so nice. Oh, Luwak Coffee Bar. So lakad lang tayo. So ito na yung start ng tour natin. Papunta tayo ng Ubud. Since pa-north din to, daanan na natin siya. Tingnan nyo guys, oh, ang dami dito mga stores. Oh. May mga tindahan ng mga damit. So kung gusto nyo, so usually, pagka bibili ka, kunwari, yeah, bibili kang ganyan, sabihin nila 100. Tapos sabihin, tatanungin nila, how much you want? Tapos pag aalis ka na, gagawin nilang 50% off. Parang yung kasama ko, bumili siya ng matanag ng sarong. Sabi 100. Nung umalis siya, ginawang 50 na lang daw. So, tama nga. Yung sinasabi. Oo nga. Yung material niya pang alikabukan. Ito. How much is this? 15. 1.5. Each? Each. Kung gusto niyo magbili na pasalubong, tawad daw kayo. Tawar. Yung tawar yung tawag sa tawad dito. Sa bargain. Tawar. With R. So, tinanong namin yung guide namin kung mura ba dito. Sabi niya, tower. So, tumawad daw kami. Ewan ko, sila tibing yata kasi sila na bibili na rin ng pasalubong dito or something for them. I'm not sure kung bibili na tayo. So, lakad na tayo doon kapunta sa may mismong temple. Alright? So, let's go there. Okay guys, so entering now the temple, but may mga nakaharang at nagpa-picture sila. So, tayo pasok na tayo. Ay, wow! This is so nice. Ayun, oh. Ayun na sa dagat. Pwede maglakad dun, eh. Oh, alam nyo, guys, ang ganda talaga ng weather. Cloudy ngayon. Nasasaktuhan tayo na magandang weather talaga. So, yun na yung ano to. Sa dulo. Ayun, oh. So, lakad tayo papunta dun. So, parang usually, pwede maglakad yan dun, eh. Dun, oh. High tide. Kasi lang high tide. Ayun, oh. Sa camera, naka-close siya, oh. Kita nyo ba? Naka-close siya.
So yan pala guys ang ano, ang yung pinaka-temple niya. Ayun yung pinaka-temple niya oh. Kaso nga dahil mataas ang alo, mataas ang tubig, high tide, you cannot go there. So, pero ayun siya, para siyang para siyang isla. Oh. Yeah, reason to come back here in Tanalot in Bali. Lakas ng alo niyo. So, maganda sana pag nandun eh. Sa temple na yun. Nalalakaran mo to? Oo, yan. Ayun, may hagdan dun, oh. Ah, okay. Oh, yan, may hagdan dun, oh. Oo, yan, oh. Dito ka, oh. Ayan, oh. May hagdan dyan, going there. Ayun, oh. Dito kami sa souvenir shop. Marami mga souvenir shop dito sa loob ng Tanalot Temple. At teka, liat ako lang. Yan, maraming souvenir dito sa Tanalot Temple. Tulad din kay tatay, oh. So, bumili kami ng ganito sa kabilang store. 20 each. Isang ganyan, 20. So, 10 pieces yan na ipit yan. Para sa mga babae niyong office mate, mga babae niyong kapatid. Tapos, ito namang malaki. Clap, clap. Anong tawag dyan? Anong tawag dito? Clam? Clap? Clam? Mas malaki siya. Ano, 10,000 ang isya. Natawaran niya ng 15 yung dalawa. Yun, oh. Ayan yung nabili niya. Color white na kalachuchi. Meron dito ng mga wallet, yung mga usual, mga magnet. Mura pala din yung mga 10,000. Ito sinasabi ni mga Buddha, mga can opener, mga etits, na keychain, yung mga magnet pa dito. Pwede mamigay nga ng ganito. Nasabi ninyo 20, pwedeng, ay, baka nga pwede kong ma- Guys, ang ganda! Hindi nyo yung parang keyhole sa Boracay, oh. Hindi nyo, meron siyang putas. Parang keyhole niya. Ang ganda oh, parang keyhole. Ang ganda pa ng effect ng malakas na alon. Kahit walang araw, ang ganda pa rin yung tingnan oh. Kaya nakakapunta kaya doon sa dulo? Ah, pwede oh, may mga tao. Wow. Ang lakas ng ano, alon talaga oh. Wow. Other sa local food there. We are entering Batubulong Temple. So, let's go inside. So, ito parang ginagawa yung pinaka-temple. Ayun ang pinaka-temple. You know. So, usually the tourists cannot enter in the main temple. So, here in Batubulong, so that's the main temple. So we cannot enter there. So dito lang kami sa may labas. Pero okay na rin. Ang ganda dito guys. Oh, tinan nyo oh. Ooh, wow. Ang ganda. Okay guys, we're done here in Tanalot Temple. So we were able to buy some pasalubong na dito. Yung iba lang naman. And then we're able to explore. So ngayon punta na kami sa aming lunch area. Sakay na kami sa aming service. So let's go. Let's eat some Babi Guling. Hi guys. Dito tayo ngayon sa Babi Guling Basuchi. So we saw this restaurant kay Mark Twain. Kung kilala niyo siya sa Mark Queens, so food vlogger siya na nagpupunta sa iba't ibang bansa. And then, I saw this restaurant in his vlog, kaya sabi ko, punta rin tayo dyan, punta tayong Bali. So, ikutin lang natin siya. So, ayan yung restaurant. Hindi ko alam kung ano, parang pinag-isa na nila, no? Kasi ito, Ibusuchi. Parang iba na siya, no? So, puntahan lang natin. Nasa Canggu area tayo. Ito ninyo, may mga kalabaw dito. Ayan. So, ang daming kite din, oh. So, medyo mahal siya. 50,000 yung isang plate. Marami lang yung tao. Ay, marami yung sasakyan. Tatawid tayo. So, ito yung mga food nila. So, ayan yung mga ilalagyan nila sa food nyo. Ayan yung lechon skin. And then, this is their food. Ayan, you just see. So this is the mix, this is 45,000, and then the small portion is only 35,000. This one, what's this? Jackfruit. Jackfruit lang ka, ayan, okay.
Alright, so that's it. This is your food. This is the only thing you're selling? No other food? Only no, this? Just babiguling. Babiguling only? Oh, okay. Thank you. Alright, so, balit lang. Babiguling lang ang tindan nila dito. Walang ibang tinda. And then, ito yung... Ito lang. Very humble nga yung kanilang ano eh. Very humble yung kanilang restaurant dito. Maliit lang. Ayan, so, kain na tayo. Untayin natin yung food natin. Kain na tayo, guys. Okay, guys. Let's see. This is our babiguling. So, it's a mix of everything here. Pork, I'm not sure, gulay. And then rice with sambal. Okay, so let's taste this. Okay, so, itong busuchi ay nakita ko lang sa vlog to ni Mark Wings. Kaya sabi ko, let's go here pagka papunta tayo ng Ubud. So, this is my first try of the actual babiguling. Kasi parang joke lang yung babiguling namin yung una eh. This one. It tastes their lechon or babiguling. Mas ano siya, mas spice. Pero mas masarap yung lechon natin. Ano tulad? All right guys, so we're here in Uma checking activity rice terraces. So entrance fee is 50,000 and but if you want to do the swing, the what that all the activities 300,000 included the entrance fee already. But for us, we will just pay the entrance fee and the drone fee of 100,000. Okay, so let's go. All right, here. So let's go. Yeah, you, Made, you direct us in the drone how we will pose. Guys, so may restaurant pala dito, oh. Pwede ka rin kumain, oh. I'm wondering, no? Pagka kumain ka lang kaya, may entrance fee pa rin. Teka, naka-4G. Alright, so our tour guide, part of the tour, he has a drone. So we paid 100,000 for the drone entrance. So may bayad yung drone nila dito. Yung pag maggagamit ka ng drone. So, we will rely on Mades' direction on how we will post using the drone. So, ayan yung ano, rice terraces. Oh, hindi pa siya masyadong green. Parang kakatanim lang, oh. But nevertheless, it looks stunning na rin. Ayan, oh. Ang ganda, oh. So kakatanim lang ng mga ano ng mga palay, oh. Hindi pa siya masyadong green na green. Pero sa malayo maganda na siyang tignan, oh. Ayun, ito pa, oh. Ayun pa, oh. Of the day. Nahulog ako sa rice terraces. Oh. Ano? Your niece. Ano ba sa mo? Ano ba 'to dito? Ah, 'di ba? Ang masarap na aming blooper of the day. Pero ayan ang view namin dito. This is Tegalalang Rice Terraces. So baba tayo sa bridge. Hindi ko alam kung asan yung guide namin. Pero doon ng drone. Sana maganda yung kuha niya sa drone.
We're now here in Ubud, so nag-dinner na kami. Quick dinner lang yun dito sa restaurant ng villa na to. And doon din kami magka-breakfast tomorrow and other days. And we had a quick anniversary celebration. Sinurprise kami ng mga friends namin. Ito ako sa maliwanag. Sinurprise kami ng mga friends namin. Simple, ano lang naman, simple ice cream and fruits. Kasi walang cake, hindi nakapag-prepare. So, itatour ko lang kayo dito sa aming, ano, sa aming villa. Mabilis lang, no? Kasi nga, before that pala, nasira yung mga plan namin dahil super traffic sa Canggu, papunta sa Tanalo Temple. Na-late na kami. Tapos, nag-enjoy kami sa Tanalo Temple kasi ang ganda ng weather ngayon talaga dito sa Bali. Nag-picture-picture kami. And then after that, nagpunta kami dun sa lunch area namin. Umiikot pa kami kasi sarado yung mga daan. And then pagdating dito sa Ubud, super traffic din. Kaya hindi na kami tumuloy sa Tirta Empul. Gagawin na lang namin yun sa Monday. So, dumiretso na lang kami sa Tegalalang Rice Terraces wherein, nag-ano lang kami, nag-ikot-ikot lang kami, nag-picture-picture lang kami. So, ngayon, late na kami na pag-check-in dito around mga 7 na yata or 6:30 dito sa villa namin. So, pakita ko lang sa inyo yung villa na mabilis lang para ma-idea kayo dito sa Tana Charik Temple here in Ubud. So, nasa baba ako. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung parang reception. So, bukas, papakita ko yung ano yung kung saan kami mag-breakfast. And then, may pool dito. Ayan. Tapos, meron pang isang room dito. Pero, hindi ko alam kung sino naka-check-in dyan. And then, dito kami sa taas. Dalawa lang yung room sa taas. So, yung kabila, kila Ate Bing, yung kabila sa amin. So, unahin ko muna yung kila Ate Bing na room. So, ayan. Pagpasok dito, meron kaming parang reception area. Ayan sila, oh. Di ba mga pagod? Unahin ko na to, room 103, kila Claire at Ibing. Tignan niyo yung pintuan, no? Pintuan pa lang, alam mo lang, ano? Ang astigo. Baling-bali, baling-bali ang kanyang kagamitan dito. Tignan siya, guys, oh. For its price, super mura nito talaga. Itong villa na to. May TV sila. Ayan, tapos merong... Ay, ang ganda ng salamin, oh. Salamin. Tapos may libreng water. May coffee. May kettle. And then dito, may malaking aparador. Tapos may safe. Meron pang papayong. Ayan. Ay, tapos meron silang pa-laundry dito. 25,000 for 1 kilo. Ayan. And then, yung kanilang... kanilang shower. Ay, this one. Ang laki ng shower nila. Ang ganda. Tapos may mga libre pa mga soap. Ayan, yung may bidet, yung kanilang toilet bowl. Tapos may ganda ng ano, may blower. And then here, meron silang shower na I think hot and cold yan. And then, meron mga libre shower gel and conditioner. Yan, ito yung kanila. So, punta naman tayo sa amin. Yun lang amin katapat. Paglabas lang. So, ito agad. Ito agad. So, ito yung room namin. So, yan yung bed namin. Pag ganun yung sa amin, because dito sa amin naman, kaibahan, meron kaming veranda. Yehey! Ayan. So, natin. Ang ganda ng room namin kasi may veranda, oh. Binuksan mo siya, ayan, guys, ang lamig-lamig ngayon dito sa Bali. Hindi dahil gabi, ang lamig talaga. Ayan, wala lang kayo makita, pero kita nyo dyan, rice field yan. Hindi lang green yung rice field dito ngayon dahil, ano, nagtatanim sila. Pero ang ganda ng effect pag sunset. So, ayan, may TV rin kami. Meron din kaming aparador, ito yung gamit namin. Meron kaming water, coffee. Ito yung shower namin. Yung aming toilet. Mas malaki siya. Ayan, oh. Ayan. 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 O, diba? Ang ganda. Super ganda. And, ito na. And the best thing about this,
may free breakfast. So you have to choose Indonesian, continental, or American breakfast. So namili na kami ng breakfast namin, tapos isa-serve na lang siya kinabukasan. And ito na yung pinakamaganda dito. Would you know how much is this room cost us? So nasa 4 million yung dalawang room na to for 3 nights. Equivalent niyan per head for per night is 1,200 pesos. Grabe, di ba? Sobrang mura niya. 4,200 pesos, may villa kang ganito. May pool ka, may breakfast ka, at higit sa lahat, baling-bali yung vibe. At nasa rice fields kayo, nasa rice terraces kayo. Super ganda. Sobrang lapit lang ng Tagalalang rice terraces, yung mga swing, yung mga temples. Sobrang lapit lang dito. Hindi naman sa maglalakad kayo, pero Gojek lang or Grab, pwede na. No? So, ayun, that's it. Magkapahinga na kami, maliligo na kami. At bukas medyo maaga pa kami dahil magtutour kami sa Northern Bali going to Bedugul. Okay, so guys, thank you so much for watching this vlog. Thank you for today. Nasamahan nyo kami. If you are not yet subscribing to our channel, please do subscribe. If you want to be notified for our new video, please click the bell button. Thank you guys! Bye-bye!